Si Nemo, matagal nang lost and found. Ang nawawala naman ngayon, si Dory sa pelikulang Finding Dory. Si Dory ay isang blue tang, uri ng isda, na malapit nang maubos ang lahi dahil madalas na ginagawang aquarium fish. Naging in demand ang mga kalahi ni Nemo, pati na ni Dory. Marami kasi ang mga gustong mag-alaga ng mga ito sa kanilang mga aquarium. Opo, nakaubusan na ngayon blue tang. Pag ngayon mga ganong, buwan, uso na ang palabas ngayon na Dory, yun ang panili mo, kaya mag-ubusan talaga. Ang tindahang ito sa Cartimar, sa Pasay, iisa na lang ang natirang blue tang. Sa ngayon, mabenta nung lalo na pag parating na yung movie niya, ay sobrang benta. Sa isang araw pa lang ubus na agad. Kaya yung iba, first come first serve na lang kung sa gusto nilang magka-Dory. Mukhang ang mahihirapan talaga si Dory na mahanap pa ang kanyang pamilya. Dahil ultimo exporter ng mga aquarium fish, aminadong ito ang hottest fish ngayon. In demand ang blue tang ngayon dahil siguro sa quality nga mataas ang survival rate niya, hindi siya madaling mamatay. Secondly, yung kulay niya attractive, kaya in demand siya talaga. Meron kaming Hong Kong, Singapore, Europe, Australia. Kaya ultimo kanilang stocks, limitado na rin daw. Ito ang mga preferred sizes na ready for abroad. Kasi mostly itong mga sizes na to, kaya ito talaga kinukuha ng mga customer dahil ito ang mga good size na it will not occupy space in the box na mag-order sila. Isa sa mga nahikayat bumili ng Nemo noon, si Billy. Natuwa ako sa kulay ng mga fish ng saltwater. Simula na napanood ko na yung Finding Nemo, then na-challenge ako kaya ako sinubukan yung saltwater aquarium. Kasi ibang-iba yung freshwater saka saltwater aquarium. Sa bahay ni Billy, imbes na telebisyon, isang 8 foot wide na aquarium ang bubungad. Para kang may front row seat sa ganda ng kailaliman ng karagatan. Sa aquarium na to, tumitira ang mahigit 30 makukulay na saltwater aquarium fish. Narito si Nemo at syempre si Dory. Pati na ang kanilang buong angkan. Meron ding yellow tang na buhay ang kulay, lipstick tang at brown tang. Para silang sumasayaw at kumakaway. Ito na yung kinahiligan ko eh. Ito na yung parang naging hobby ko, itong pag-aquarium. Dito ko na inuubos yung oras ko eh. Ang nagastos ni Billy para mabuo ang aquarium na ito, nakakalula. Yung 8 feet na yan, almost mga 500,000 na nagagastos ko dyan. Kasama na lahat ng equipment, lights, yung fish, kasama na rin yung fish doon. Hindi rin daw madali alagaan ang mga isda. Yung saltwater, marami siyang mga equipment. Hindi siya katulad ng freshwater na lagyan mo lang ng filter, lagyan mo lang ng bubbles, ng aerator, mabubuhay na yung fish. Sa saltwater, hindi. Pero sa sobrang pagkahilig niya sa mga isda, nagtayo na si Billy ng sarili niyang tindahan ng mga ornamental fish. Meron na siya ngayong 300 aquarium. Ang mga kalahi ni Dory na ibibenta raw niya sa halagang 2,800 pesos bawat isa. Kabilang ang Pilipinas sa tinatawag na Coral Triangle, kung saan 37% ng reef fishes dito matatagpuan. Sa pag-aaral ng Best Alternatives Campaign, Pilipinas na raw ang nangungunang exporter ng ornamental fish sa buong mundo. Pumapangalawa ang Indonesia. Kaya marami tayong mga kababayan. Ito ang hanap buhay, mga isdang pang-aquarium.